Good day, Kensai. Sa video natin ngayon ay magkakaroon tayo ng initial review sa isang daily trainer na sapatos. Itong sapatos na to, personally pick ko to. Binili ko to ng sarili kong pera. Asahan nyo na magiging unbiased tayo kung ano man yung masasabi natin tungkol dito sa sapatos na to. Ang brand ng sapatos na to is Camel. China brand to, itong Camel. Pag binisit nyo yung store nito sa Shopee, makikita nyo na itong brand ng Camel ay nakapokus siya sa mga outdoor activities gaya ng mountaineering, hiking, trail. And then yun nga, meron din siyang mga running shoe. So particularly itong sapatos na to, medyo na-curious ako kung ano itong sapatos na to, kaya ito yung pinili ko. So itong sapatos na to, pag sinearch nyo to dun sa shop nila, sa Shopee, so wala siyang specific na model. So may model naman siya, kaso in numbers tsaka in letters, so hindi ko masasabi. Pero yun nga, lalagyan na lang natin to ng link dyan sa baba sa description. Kung sakaling magustuhan nyo or gusto nyong testingin itong sapatos na to. Actually ito, dalawa yung shop sa Shopee. Ako, binili ko to dun sa isang shop na flagship store nila. Originally ang presyo nito is around 3,000 plus. Isa to sa medyo mahal nilang sapatos doon. Pero nung time nung August 15, naka-sale itong kulay na to, yung puti. Kasi tatlong kulay ito. Itong puti at green, puti at black, and then all black. Actually, ang talaga naka-add toward sa akin matagal na is yung all black. Dahil mas nakapupugian ako doon sa all black. Pero since naka-sale to, at inabot lang to ng 2,170. Itong mismong kulay na to. Kaya ito na yung binili ko dahil parehas lang naman yun. Kung gagamitin nyo pala yung link, magkakaroon ako ng konting commission doon pag bumili kayo. So please, gamitin nyo yung link kung sakaling interesado kayo para yun nga, matulungan nyo ako tsaka yung channel natin. So magkakaroon ako ng commission, konting-konti lang po yun at hindi po maapektuhan doon yung presyo na babayaran. Alam nyo naman na bago ako magsalita dito sa pinaghandaan ko na to, na-testing ko na pang mabuti itong sapatos na to. Nagamit ko siya sa una, break-in, 13 kilometers. Pangalawa, speed test. Tinakbo ko to ng 6 na kilometro, tempo. Tapos, nilong run ko siya ng 33 kilometers. Tapos, ginamit ko rin siya sa isang recovery run kinabukasan nun. Ang total mileage na po ng sapatos na hawak ko ngayon ay around 59 point something, so around 60 kilometers na po ang mileage nito bago ko ibigay itong initial review ko para sa inyo. So na-testing ko na to sa iba't ibang paraan na maaaring magawa ko para sa inyo. Appearance muna tayo. So aesthetic check muna tayo ulit as usual. So kung mapapansin nyo, itong sapatos na to ay kapal ng midsole niya. Bali, nag-search po ako dun sa store nila, sa dalawang store na nakita ko. Wala pong official na nakalagay na official na stock height or yung kapal ng midsole dito sa sapatos na to. So napatangkad nitong sapatos na to. Pag itinabi mo to dun sa plane tree, itong likod, medyo magkasinlaki sila ng stock height. Pero dito sa unahan, sa 4 foot, mas makapal pa to. So, aesthetic wise, yun nga, makikita natin na itong sapatos na to, actually, pwede to sa pang-casual. Nagsimula kami sa Tipolo, ito yung suot ko. So, whole day, ito yung suot ko. Pumunta sa mall, na masyal. Okay naman siyang gamitin. Pogi din siyang tingnan. Madali siyang partneran. Dahil yung sa kulay. Tsaka yung design ng sapatos, hindi siya masyadong mukhang running shoes. So, malinis siyang tingnan. Pwede mo siyang gamitin na pamporma. So yun, simula tayo sa upper. Gawa siya sa mesh. So standard na standard lang yung upper niya. Wala naman siyang sobrang kakaiba. Ang detail niya yun, meron siyang toe cage. Ang toe cage, ito yung matigas na parte. Ang silbi nito para protektahan yung paa nyo, syempre. Tapos para din manatiling nakaumbok yung toe box, para magkaroon ng space. Ito, manatili siyang nakaalsa para magkaroon ng pagitan yung toes nyo tsaka itong toe box. So ito, yung mga design na to, nakakatulong to para magkaroon ng magandang hapet yung lacing. Syempre, ito kasi nakalagay siya dito across dito sa sapatos. So pag hinapit mo yung lace, nakakatulong siya para magkaroon siya ng fit na maganda. So, maganda yung fit nito. Tapos, mapapansin nyo rin na mayroon siyang mga pull tab. Ito, batakan.
Ang silbi po niya ang badahan. Pag papasok mo yung sapatos nyo, babadakin nyo yung dito sa dila, tsaka dito. Mapapansin nyo rin na yung dila niya, or yung tongue, ito po, ay hindi masyadong makapal. Hindi rin siya masyadong padded. So, maganda siya. Hindi siya masakit sa paa. Kahit matagal mo na siyang gamit. Dahil hindi siya sobrang kapal. Meron po kasing mga tongue na, oo, sa umpisa komportable, pero pag matagal mo ng suot, masait na rin dahil parang matigas na rin yung pakiramdam pag masyadong matagal mo siyang suot. So ito, hindi, manipis lang po yung tongue niya. Ang masasabi ko, yung lace nito, hindi ko ganun trip. Medyo makapal po yung lace, kung mapapansin nyo. Para siyang lace ng mga canvas na sneaker. Yung mga Converse, parang ganun yung kapal niya. So, parang outdated yung gantong lace. Parang hindi na siyang uso yung gantong lace. Pero kung iisipin ko naman po, pag ginawa mo siyang pamporma yung sapatos, bagay yung lace dito sa sapatos. Dahil bulky yung sapatos, malaki. So, syempre, kailangan malaki din yung design or yung lace niya para magbagay dun sa sapatos. So, yun nga. May babagayan din naman yung gantong katabang lace. Pero yung lace naman po, ako kasi normally, nagdo-double loop ako ng lace para hindi matanggal, pero tinry ko rin naman ng single loop lang, hindi din naman po natatanggal. So, okay din naman yung lacing. So, ang sinasabi ko lang yung appearance, pero yun nga, depende sa paggagamitan mo ng sapatos. So, itong sapatos, masasabi ko na may enough room yung toe box niya. Ako po ay narrow, pero maluwag pa rin talaga. So, maganda. Sa tingin ko, susukat ko para sa mga medyo wide foot na paa. So, punta naman tayo dito sa heel counter. So, dahil daily trainer po ito, asahan nyo na meron siyang matigas na heel. Matigas yung heel po niya. Ito. Na nakakatulong sa pagsuporta ng ankle natin. So, tatanungin nyo naman ako, itong loob, medyo manipis lang din po yung padding dito. So, kung merong heel slippage or yung pagdausdus ng heel ko, so sa testing ko, wala rin po. Dahil naka-runner's knot din naman po ako palagi, so wala po akong na-experience na pangit na pakiramdam sa paggamit ng sapatos nito. Para sa akin, yung comfort niya dito sa upper tsaka yung support ay handa naman po. So kung sa mainit, marami po siyang butas dahil mesh siya. So okay naman po siya, hindi naman po siya sobrang init. At ang kagandahan po nitong trainer na to, hindi rin siya sobrang padded. Pero yung support sa paan nyo ay handon. So yung insole niya natatanggal, pag tinanggal nyo po ito, may makakita kayong maraming logo ng Camel sa loob. So kung i-rate ko yung upper, para sa akin, 3 out of 5 yung upper. Dahil standard upper naman po siya, wala naman po siyang sobrang kakaiba. At wala din naman ako masasabi na negative. Punta naman po tayo sa midsole. Sa midsole naman tayo. Itong midsole ng sapatos, wala din naman po nakalagay kung saan gawa to, pero obviously, tsaka sa pakiramdam, EVA po yung foam na gamit dito. Ang EVA foam, siya yung mga basic or standard na ginagamit ng mga shoe manufacturer natin para sa mga medyo mababang level ng mga sapatos nila. So, gumagamit yung mga Nike, yung mga Hoka, kahit Adidas, ng mga EVA foam. Ano ba ang EVA foam? Ang EVA foam ay mas durable, mas mahaba po ang buhay ng EVA foam kaysa sa mga nakasanayan natin na gamit na foam sa mga racing shoe natin. Ang drawback naman po ng EVA foam ay medyo mas mabigat po siya, yung EVA foam, dahil iba po yung composition na gamit niya. Unlike po dun sa mga nakagamit na ng Flame 3, may nagsabi nga sa akin, nag-comment dun sa isang post natin, huwag daw bilhin yung Flame 3 dahil yun daw ay gawa sa styrofoam. So, yung pong styrofoam ay yung tinatawag po doon P-box. So, hindi po yung styro. Yun nga, unfortunately, hindi ko pong mabibigay yung correct na sukat ng drop nito at ng midsole nito. Pero sa totoo lang po, sobrang nakakatangkad ng sapatos na to. So yun, punta naman tayo sa responsiveness ng sapatos or ng midsole mismo. Actually ako po, nung binili ko to, ang unang iniisip ko itong sapatos na to ay magiging akma para sa easy run tsaka sa long run. Doon lang po talaga. Pero since yun nga, para mabigyan ko kayo ng mas magandang initial testing, at yun nga, tinesting natin to sa tempo. So hindi ko siya tinesting sa interval. So bakit? Dahil medyo mabigat po yung sapatos. Itong sapatos naman po na to, pangkaraniwan naman po sa mga daily trainer na tumitimbang ng
mga 300 grams ang isang piraso. So normal pa rin naman po yung weight nito. Tinimbang ko sa digital na timbangan, around 300 grams sa US size 8 po itong hawak ko mismo. So hindi na rin po yun mabigat, magaan na rin naman po. Pero actually mas magaan siya pag suot nyo na. Iba yung pakiramdam ng hawak mo kaysa dun sa pakiramdam ng suot mo na yung sapatos. Mas magaan siya sa pakiramdam. Una-una, kaya ako to binili dahil syempre curious ako, ano yung mga butas, di ba? Yun nga, syempre unang tingin, ano masasabi mo? Kamukha siya ng on cloud. So, mag-expect ka ba na malambot to? Kung may epekto, syempre yun din yung nasa isip ko. So, tinesting ko to sa una-una, dun sa break-in. Sa break-in, hindi siya sobrang lambot. Yung unang gamit ko na unang 13 kilometers, hindi siya sobrang lambot. Pero nung ginamit ko siya sa tempo, around 6 kilometers yon, dun ko naramdaman na habang bumibilis yung pace mo, lumalakas yung diin mo sa sapato, sa midsole, ayun, dun mo mararamdaman yung buhay ng midsole niya. So, nagamit ko to surprisingly, ng pacing na around 4:30s, yung 5 kilometro doon. Dahil yung unang kilometro, syempre, mabagal lang yung pace, around 5 minutes per kilometer. And then the rest, yung 2 kilometer hanggang 6 kilometer is around 4:30 na tempo pace. Para masatisfied ako sa isang sapatos na pwedeng gamitin sa isang tempo or sa isang interval session, kailangan hindi umiinit yung talampakan ko sa may hinliliit sa kanang paa. Dito po yun. Pag yung sa paa po ang sinasabi ko, dahil po naka-testing na ako ng ibang mga sapatos dati, ng oras na bumibilis na yung pace ko, around mga 4:30s na pababa, nagiinit po talaga yung loob ng talampakan ko dito sa ganito. Ito yung hinliliit, kunwari, dito sa loob. As in, napaka-init po. Tapos after nun, pagkatapos kumuha rin sapatos, napakasakit. Ilan na rin yung sapatos kung gano'n. Meron ako yung sa Mizuno, sa Pegasus dati, ganun din. Umiinit talaga yung kanang talampakan ko. So, sa lahat ng racing shoe ko, basta hindi umiinit yung talampakan ko, yun, approve yun sa akin. Ibig sabihin, pwede ko yung gamitin sa isang event, sa isang running event na mabilis, dahil hindi umiinit yung talampakan ko. Dito sa sapatos na to, ganun din. Hindi umiinit yung talampakan ko. Kaya, sobrang natuwa ako nung oras na ginagamit ko to. Yun nga. Tapos, yung pacing po nun, around, nakakapagwala pa po akong 4, 350s, hanggang 4:30 yung pacing. Ginamit ko to doon sa regular na tinatakbuhan ko. Uphill, downhill portion po yun. Tapos merong mahabang street. Kaya nakakakuha naman ako ng mabilis na pacing din. So yun nga, sobrang nasiyahan ako dito sa performance sa sapatos na to, sa tempo. Yun lang, medyo yun nga, on a heavier side siya. Pero sa akin naman ang medyo heavy yung sapatos mo, yun yan. Nasasanay ka sa medyo mas mabigat. Ako po kasi prepared ko talaga yun sa mga nakakilala sa akin, yun yan. Yung medyo mabigat na daily trainer. Para pag suot mo ng racing shoe, sobrang gaan ang pakiramdam mo. Dahil ang laki ng pinagkaiba sa weight ng sapatos. So kung tatanungin nyo kung gumagana itong mga butas, opo, gumagana siya. Dahil yung ilalim niya, kung titingnan nyo, may cut dito. So yung cut niyan, ang silbi po niyan, hindi para maging aerodynamic yung sapatos, kundi para magkaroon ng space yung foam para mag-expand pag dinidiinan nyo. So, syempre, magkakaroon ng expansion dito. So, yun niya, na-absorb niya talaga yung impact. Bukod doon, syempre, yung cut, para na din malesen yung weight ng sapatos. Dahil, kung solid EVA ito, at wala siyang butas, asahan po natin na mas mabigat yung sapatos. So, wala ipong tulong ng nilagay nilang cut. At masasabi ko na sobrang effective at gumagana po. At hindi lang siya pamporma itong mga butas na to. So para sa akin, yung midsole niya, 4. Yung responsiveness ng midsole at saka yung design, 4 out of 5 siya para sa akin. Sobrang satisfied po ako dito. So kung tatanungin nyo nga pala, itong midsole na sapatos na to, ay wala to syempre yung carbon. So yun, nagbe-bend siya. Oh, pero hindi siya sobrang lambot. So, meron din naman siyang return pag binend mo siya, yun. At wala rin siyang plate dito. So, nagtutwist din siya. Pero hindi siya din siya sobrang lambot pag tinwist nyo. So, may support din talaga yung sapatos kahit wala siyang plate dito. So, next, punta na tayo sa outsole ng sapatos. Ito nga, ang outsole ng sapatos, visual, tingnan nyo mabuti, sobrang lapad po ng base ng sapatos. Malapad siya kahit dito sa parte ng arch. So, ibig sabihin, magkakaroon to ng sobrang stable
na pag-landing ng paa nyo. So, akma to dun sa mga medyo, sabihin na natin na hindi pa ganun kaganda yung foot strike. Dahil pag-land ng sapatos mo, asahan mo na stable na stable yung contact niya sa ground. Ayun o, yung lapad dito, para kung familiar kayo, nakagamit ako ng mga Hoka, yun, ganun din ang lapad ng base niya. Ayun o. So, yun niya, sabi ko kanina, yung rubber outsole niya, nakalagay dun sa mga critical point ng sapatos. So, tinanggal nila yung rubber dito para makabawas na rin ng timbang. Dahil hindi naman talaga halos sumasayad yung parte ng to. Pag tumatakbo tayo, so nilagay nila dito sa mga lugar na to. So, maganda yung pagkakapositioning ng rubber outsole nila. Kung makikita nyo naman po, ang nabawas lang naman po sa akin, around 60 kilometers, ayun, yun yung usual na suspect pag ako'y tumatakbo dito. Itong parte lang naman na to. At 60 kilometers, ginamit ko sa speed. Makikita nyo naman yung ruta, mga kalsada, talaga na napakatatalim. Masaba buhay ng sapatos nyo kung sa asfalto kayo tumatakbo. Pero sa akin, bypass road yung pinaggamitan ko nito. Tsaka yun niya, sa 33 kilometers na tinakbo ko to, dun sa around San Jose del Monte City, Lupion Valley. So yun, tumakbo ako sa gilid ng kalsada, sa bato-bato sa gilid ng kalsada, sa may tubig, sa mabuhangin, sa maputik. So wala na po ako naging problema. Makapit po yung outsole nito. At yun niya, yun lang naman yung nabawas. So dito, halos wala po talagang bawas ngayon to. Oh. Amantanang ginamit ko sa speed. Ako po kasi talagang malakas akong bumawas ng sapatos, lalo na pag ginamit ko sa speed. Dahil syempre, pag sa speed, wala ka ng ingat-ingat. Unlike yung ibang takbo na medyo, syempre, mabagal lang. So, marahan lang yung pag-foot strike mo. Hindi ka ganun nag-e-effort na magkaroon ng friction yung sapatos mo sa pavement. So, syempre, masahaba yung buhay ng sapatos mo. So, kung i-rate ko yung outsole, given na yun niya, maganda yung placing ng mga rubber niya, makapit din naman. So, bibigyan ko rin siya ng 4 out of 5 para sa outsole nitong sapatos na to. So, masasabi ko sa sapatos, sa totoo lang, hindi siya sobrang angas sa sapatos, di ba? Lalo na, sobrang simple lang kasi nung upper niya. Ang maangas sa kanya yung midsole. So, parang combination siya ng simple and then ng komplikado or ng futuristic na midsole. So, para sa akin, okay siya. Maganda siya. So, ito, marirecommend ko to sa mga runner na gusto magpalit na ng daily trainer nila. Dahil dun sa shop na isa, na ilalagyan din natin ng link dyan, kasama voucher, makukuha nyo lang to ng around 1,700 plus. Sobrang mura na po nun. Para sa performance ng sapatos na to, hindi siya makabutas bulsa. Swak na siya para sa isang daily trainer. Hindi kayo manghihinayang na gamitin to. Sobrang sulit po talaga nito. So, yun, dito na po matatapos yung initial testing natin and review para dito sa sapatos na gawa ng Camel. Kung nagustuhan nyo po yung mga gantong content para makagawa pa tayo ng maraming gantong reviews, paki-like po yung video, paki-comment po kung may question kayo, and then paki-share po yung mga video natin sa mga running friends natin para po lalo pang lumaki yung running community natin. Muli po, maraming po salamat sa lahat. God bless po.